miles aside from my soul. Hello guys, so welcome to this video tutorial. So for today, we will be discussing about the introduction to accounting part 2. So if hindi mo pa napapanood yung first part or yung part 1, I already included the link in the description box below, so you may check it out. Also, I will be posting a standalone videos which will be shorter than this one for those who just want to study per topic. Please note that this channel is for educational purposes only and not as a substitute for proper educational program. By the way, if you like this video, make sure to subscribe to this channel and of course, hit the notification bell to get more updates from this vlog. So prepare muna yung coffee mo at notes. Tara, let's begin! So our topic for today includes the users of accounting, branches of accounting, the accountancy profession, and also comparison of terminologies. So these are the questions we would like to address in this vlog. Who are the users of accounting information? What are the different branches of accounting? What is the law that regulates the accountancy profession? And also, what are the common accounting terminologies? So if you want to know more about these topics, so stay with me as we discuss this one by one. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Can you come through? So let's start with the users of accounting information. As mentioned in our previous video, diba? Accounting is understood as the language of business. So because of what process? Again, communicating process. So the question is, who are the users of accounting information? Or who uses the accounting data and information? So in order for us to understand this, we have to categorize first kung paano ba natin sila hatiin. So first, pwedeng by internal users and external users. And also, primary users and other users. So let's start with internal users and external users. So when we say internal users, these are the individuals inside the company who plan, organize, and run the business. So meaning to say, these are the users who are directly involved in managing and operating the business. So this includes managers, production supervisors, finance directors, company officers, and also, of course, yung owners. So yung accounting information is presented to internal users usually in the form of management accounts, budgets, forecasts, and also financial statements. So this information will support whatever decision of the internal users. Alamin natin kung sino-sino ba sila. So let's answer this recitation first. Which of the following is not an internal users? Letter A, regulatory agencies. Letter B, marketing managers. Letter C, production supervisors. Letter D, finance directors. Or letter E, company officers and owners. So the correct answer is letter A, okay? Regulatory agencies. Kasi yung regulatory agencies, external users yan. Yung letter B to E, yan yung mga na-mention natin kanina. So later on, we will discuss kung sino ang part ng regulatory agencies. So let's start with the management or yung tinatawag nating mga managers. So ano ba yung information na kailangan nila? Bakit nila kailangan ng accounting information? So ito yun, yung income earnings for the period or yung kita. Sales, sa Tagalog, yan yung benta. Available cash, di ba? Kung may pera pa ba yung business natin. And also yung production cost. Yan naman yung mga gastos or yung expenses. So para saan? Bakit kailangan nila ng accounting information? Siyempre, to analyze the organization's performance and position and take appropriate measures to improve the company results.
So primarily, ang concern talaga ng management or ng mga managers is ma-check kung okay ba yung operations, kung effective ba at efficient ba yung operations ng day-to-day operations ng business natin. Also, kailangan din malaman for sufficiency of cash to pay dividends to stockholders. So nakita mo yung word na dividends tsaka stockholders. So basically, ang pinag-uusapan dyan, corporation. Yung dividends na yan, yan yung binabalik natin sa mga nag-i-invest sa business. For example, ikaw, as a student, bumili ka ng stocks ng Jollibee. So if si Jollibee nakalagay doon na nagde-declare sila ng every year dividends 10% ng kinita. So yan 10% na yan, ibabalik sa'yo yan every year din. So dapat merong sufficient cash para may ma-provide sa mga investors. So, kailangan talaga ng management, ng knowledge about available cash. Also, yung pricing decisions. So, basically, if part ka ng management, kayo talaga yung nagde-decide. Paano ba natin ipaprice? Paano yung costing? Ano yung mas better for our company? So, kailangan mo ng knowledge about accounting information. So, next. Employees. Sa Tagalog, mga empleyado. So, anong accounting information ang kailangan nila? Profit for the period? Ibig sabihin, kumikita ba yung business natin? Yung business na pinasukan ko? Salaries paid to employees? Of course, syempre kung papasok ka sa kumpanya, gusto mo yung pinapasahod ka, di ba? So, para saan? Primarily, job security. So, they need financial information kasi gusto nilang malaman kung nag-earn pa ba yung business, 'di ba? Kasi kung nalulugi na 'yan, of course, may possibility na matanggal ka sa trabaho mo. Kasi nga naman, 'di ba, ikaw as employee, papasok ka sa isang kumpanya na alam mong pangmatagalan. Yung alam mong secure ka doon sa trabaho na pinasukan mo. Kasi ayaw naman natin na palipat-lipat tayo ng company. So, check din natin whether or not nag-earn ba tong pinasukan nating kumpanya. Baka naman kasi next month or next year, bankrupt na pala. Also, they have to consider kasi kung mag-i-stay ba sila or maghahanap na sila ng better employment opportunities. So for example, consider natin yung salaries paid to employees. Kung yung pinasukan mong work ngayon, ang sahod mo lang ay minimum wage, pero yung same job na ginagawa mo, ino-offer din sa kabilang company, pero mas malaki yung sahod, of course, mas okay na dun ka na lumipat. Baka may mas better opportunity sa'yo. Or mas mag-grow pa dun. So, kailangan natin ng accounting information. So, next are the owners. Okay, so pinaka-common na internal users, di ba? Or sa Tagalog, sila yung may-ari ng business. Okay? So, ano bang information yung kailangan nila? Of course, profit or income. Again, kung kumikita ba? Siyempre, kung ikaw ay isang businessman or ikaw ay may-ari ng isang business, siyempre kailangan mong malaman kung kumikita ba yung business ko or yung kumpanya ko. Resources or assets of the business. So, pag sinabi mong assets or resources, yan yung mga pagmamay-ari mo. So, i-check mo rin, di ba? Baka naman yung in-invest ko dito, ubos na pala or wala na. Saan napunta? Liabilities of the business. So, yan naman yung mga kautangan ng business. So, bakit? Bakit kailangan ng owners ng accounting information? Para saan? So, to help them mag-decide kung mag-additional investment ba sila. Baka naman kasi yung business natin kulang pala. For example, nagtayo ka ng milk tea shop. Isa lang yung machine mo. Eh, napakadami mo ng customer. Baka naman kailangan mo pa mag-invest ng another machine. So, through accounting information, malalaman mo na kailangan mo pa pala ng another investment. So, next is expanding the business. Of course, kailangan mo ng accounting information kung mag-e-expand ka ng business. For example, may business ka sa Makati, tapos nag-earn na, kumikita at malaki yung tubo mo. So, tingin mo, kailangan na palang mag-branch out kasi sayang naman yung ibang excess money na nakukuha mo sa business, baka pwede mo nang i-branch out. For example, kailangan mo i-consider, pag nag-expand ba ako, may enough cash ba ako
to support tong expansion ng business ko. So, kailangan mo talaga ng accounting information. So, kung wala kang enough cash, kailangan ko bang mangutang? Or kailangan ko bang mag-additional investment? So, through accounting information, matutulungan ka mag-decide kung ano pa ba yung kailangan mo for the business. So, we're done with the internal users. So, let's proceed with external users. So, sino naman tong mga external users? So, pag sinabi nating external users, these are individuals and organizations outside the company who want financial information about the company. So, sa Tagalog, sila daw yung mga tao or organization na outside ng business natin pero kailangan nila ng information ng business natin. So, in short, concerned sila or they want to know more about our business. Baka kasi pwede silang mag-invest or may kailangan sila for our business. So, these users are not directly involved in managing and operating the business. So, kung pagbabanggain natin yan sa internal users, ang internal users directly involved, ang external users not directly involved. So, the two most common type of external users are, sino kaya sila? So, I'll give you time to think. So, the correct answer are potential investors and creditors. So, discuss natin sila. So, ang potential investors, they use accounting information to make decisions to buy shares of a company or bumili ng ownership. So, when we say potential investors, potential nga. So, meaning may chance na mag-invest sila sa business. So, of course, kailangan nila ng accounting information whether or not bibili ba sila ng shares o kaya ng ownership ng business natin. So, through accounting information, matutulungan sila mag-decide. Kasi kung ang business mo ay nalulugi, tingin mo ba mag-i-invest pa ang isang individual sa'yo? Of course, baka magdalawang isip yan. Pero kung nag-earn ang business mo at malaki ang kinikita, ibig sabihin, developing and growing ang business mo. So, ibig sabihin, mas maraming potential investors ang pwedeng mag-invest sa business mo. So, creditors. So, yung creditors naman, they are the suppliers and bankers. Suppliers, for example, ikaw ay isang businessman na nagtitinda sa Lazada. So, yung mga damit na binibenta mo dyan, of course, may pinagkukuhanan ka. For example, kinukuha mo sa Taytay, Ukay-Ukay. So, sila yung suppliers mo. Bankers, malamang from the word itself, yung banks. So, yung creditors na to, they use accounting information to evaluate the risks of granting credit or lending money. So, itong creditors nito, ang concern nila is whether or not yung risk ba na pagpapautang nila sa'yo ay worth it ba? Kasi mababayaran mo ba sila or hindi? So, yung suppliers, of course, kasi kapag kakumuha ka sa kanila ng inventory mo or yung binibenta mo, possible na inutang mo lang, hindi mo mabayaran ng cash. So, pwede silang maging creditors kasi magkakaroon ka ng accounts payable sa kanila. So, bankers, ganun din. Or yung mga lending institution, papautangin ka. For example, kailangan mo ng money for expansion. So, sila yung pwede mong lapitan. So, ang concern nga nila, mababayaran mo ba kami? So, dun sa accounting information, malalaman nila, marami bang liability tong business na to? Nagbabayad ba siya? Ibig sabihin, nasisettle niya ba yung mga utang niya or yung mga obligations na? Kasi kung hindi, baka hindi ko na sila supplyan o kaya hindi ko na sila pahiramin ng pera. So, again, they use accounting information para mag-evaluate ng risk nung pagpapautang or pagpapahiram ng pera. So, there are also other external users. So, sino-sino ba sila? So, we have tax authorities. So, they use accounting information in determining the credibility of the tax returns filed on behalf of a company. So, meaning to say, si tax authorities, specifically, sino po sila? Sa Philippines, meron tayong tinatawag na Bureau of Internal Revenue or BIR. Sila yung concern sa mga collection ng taxes. So, concern sila sa business whether or not nagpa-file ka ba ng tamang taxes. Kasi kung hindi, of course, baka merong
tax evasion. Kasi 'di ba, alam niyo naman na ang ating government ay nabubuhay because of taxes. So, majority ng sources of income ng ating government ay from taxes. So, kung hindi nagbabayad tong business na to ng tamang buwis, of course, kailangan alam ni tax authorities. So again, si BIR, they use accounting information para ma-check whether or not nagbabayad ba ng tamang buwis ang isang business. Next ay yung mga customers, or sa Tagalog, yan yung mga mamimili. Okay? They are concerned with the accounting information in assessing the company's ability in continuously supplying the goods they need at the right price and the right quality. So meaning to say, concerned sila na as customers, masusupplyan ba ako ng business na to? So for example, gawin na lang nating mas madali. For example, ikaw as a student, 'di ba? Nag-aaral ka. So bibili ka ng milk tea. So yung binibilan mong milk tea, maglalakad ka pa ng 30 minutes kasi walang malapit sa iyo. So ikaw yung customer. So kung alam mong magsasara na pala yung business or yung milk tea shop na binibilan mo, tingin mo pupunta ka pa ba doon? Of course, hindi na. So ganun din dito for accounting purposes. Yung customers, kailangan nilang malaman through accounting information, masusupplyan pa ba ako nito? So for example, as customer, so ikaw, customer ka ni Company A. Meaning, kunyari ang pinag-uusapan natin dito ay camera. Ikaw ay vlogger, for example. So as vlogger, may binibilan ka ng camera. Since marami kang followers, yung iba mong camera, binibenta mo naman sa mga subscribers mo. So for example, ikaw, nag-promise ka kay subscriber A, B, at C na bibigyan mo sila ng camera, na bebentahan mo sila ng camera next month. Eh yung binibilan mo pala, bankrupt na or sarado na. Of course, 'di ba? Masisira yung pangalan mo. Eh hindi mo na pala masusupply sa kanya yung pinramis mo na goods or product. So dapat as customers, 'di ba? Alam natin na yung kinukunan ba natin, masusuplayan pa ba tayo. So what else? We also have suppliers. So, nilagay ko na lang siya ulit para to give emphasis. So, kailangan nilang i-assess yung creditworthiness ng kanilang customers before offering goods and services on credit. So, of course, kung ikaw ay isang supplier, kailangan alam mo kung nagbabayad ba tong sinusupplyan mo. So, for example, ikaw ay isang supplier ng vlogging cam, tapos kinonta ka ni Kong TV, ni Ivana Alawi, ni Alex Gonzaga. Bibili daw sila ng vlogging cam sa'yo. Sa tingin mo ba, bibigyan mo sila ng chance para bumili sa'yo on credit? So meaning, uutangin daw nila. So of course, through accounting information, malalaman mo nagbabayad ba tong mga to kapag ka bumibili sila. Or kung nagbabayad sila, nagbabayad ba sila on time? Also, we have regulatory agencies. So aside from BIR, meron din tayong ibang regulatory authorities or agencies na concern sa accounting information. So para saan ba muna yung accounting information? Bakit kailangan nila? To ensure that the company's disclosure of accounting information is in accordance with the rules and regulations set in order to protect the interests of the stockholders who rely on such information in forming their decisions. So again, ang regulatory agencies concerned sila whether or not si business ba sa accounting information niya, nag-comply ba siya sa rules and regulations na sinet ng government natin? Or na sinet ng ating batas? Kasi kung hindi, baka may nilalabag siya. Or baka mamaya, yung ginagamit ng mga stakeholders, mali. Kasi mali yung pinresent ng isang business. So bigay tayo ng example. Halimbawa, si Department of Labor and Employment, or yung tinatawag nating DOLE, concern nila is yung mga benefits ng employees. So concern sila sa accounting information kasi baka mamaya hindi ka nagbabayad ng tamang pasahod sa mga empleyado mo. 'Di ba may sinet ang batas natin na minimum wage. So baka naman ikaw as a businessman, yung pasahod mo below minimum wage. So ibig sabihin, hindi ka nagko-comply sa sinet na rules and regulation ng ating batas. So, proceed tayo sa recitation. So, identification. So, let's apply whether or not natuto ka ba. Or kaya mo na bang i-identify sino tong mga internal users na to at external users na to.
So first question, they set goals for the company. They use financial data as a guide for future management action. Who are they? So I'll give you time to think. So the correct answer is managers. Okay. So what made you decide na managers yan? Kasi nakalagay na nga dyan yung clue. Future management actions. Sila yung nagde-decide for day-to-day operations ng isang business. So ang tamang sagot, managers. So next. They offer goods or merchandise on cash basis or on credit terms. Who are they? Sabi, nag-offer daw ng goods or ng merchandise on cash, ibig sabihin, through cash payment or on credit terms or pautang. So, the correct answer is suppliers. Okay? Kasi sabi, nag-offer daw eh. So, ibig sabihin, may sinusupply. Hindi yan bankers. Kasi, ang bankers, nagpapautang ng pera pero hindi sila nagsusupply sa'yo ng goods or merchandise. Nagpapahiram lang sila ng pera on credit terms. So, ang suppliers sila, nag-offer sila ng goods or merchandise. So, depende sa agreement nyo kung on cash payment ba yung bayaran o on credit. So, kung on credit yan, concern ni supplier dyan, mababayaran mo ba ako kapag ka pinuutang kita at sinuplayan kita nitong goods na to. So, next. They are interested in financial information of the business to determine if they have a future in the company. Who are they? So, concern nila, may future daw ba? Sa business ha, hindi sa love life. So, ang tamang sagot ay employees. So, again, ang employees, di ba, concern sila whether or not may job security ba sa papasukan ko. So, next, essay naman tayo. So, ang tanong, what is BIR? Why are they interested with financial information of a company? So, isipin mo. Diniscuss na natin to kanina. So, ang BIR daw ay Bureau of Internal Revenue. So, sila ay isang government agency na may mandate na mag-collecta at mag-assess ng mga buwis or taxes. So, concerned sila again sa financial information whether or not nagko-comply ka ba or nagbabayad ka ba ng tamang buwis. So, again, di ba ang government natin, isa sa major source of income is yung taxes. So, dapat talaga nagko-comply. So, kasi kung hindi ka nagko-comply, baka nagkakaroon tayo ng tax evasion or yung fraudulent scheme na ginagamit na hindi pag-comply or hindi pag-declare ng tamang buwis or hindi pagbayad ng tamang buwis. So, next, aside from BIR, what are other government agencies are interested with financial information of a business and why? So, gaya kanina, di ba, meron ding regulatory agencies or authorities na concerned sa accounting information. Example nga natin kanina yung DOLE, di ba? So, concerned sila, di ba, sa rights or benefits ng mga empleyado. Kasi baka mamaya yung business mo nga hindi nagde-declare ng tamang pasahod. Ano pa aside from DOLE? Meron din tayong tinatawag na Department of Trade and Industry. So, yung DTI or Department of Trade and Industry, sa kanila ka nagre-register kung ikaw ay isang sole proprietorship na business. So, ano ba ibig sabihin ng sole proprietorship? So, meaning to say, nag-create ka ng business tapos mag-isa ka lang. So, sole proprietorship ang tawag doon. So, para ikaw ay makapag-operate, di ba, dapat nakapag-register ka sa DTI. So, kung ikaw naman ay partnership or corporation, dapat nakapag-register ka sa Securities and Exchange Commission. So, again, concern sila sa accounting information kasi kailangan nila malaman kung compliant ka ba sa rules and regulations na sinet nila for that kind of business. So, ano pa bukod dun? So, meron din tayong mga SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig. Yung agencies na nagre-require ng mandatory contributions. So, for example, ikaw ay isang business. Dapat, yung dinedeclare mong deduction sa mga empleyado mo na yan, dapat nire-remit mo din, binabayaran mo. Okay? Kasi kung hindi, baka mamaya niloloko mo na pala si employee mo. Kasi binabawasan mo yung pasahod sa kanya,
Sabi mo, ihuhulog mo sa SSS, GSIS, PhilHealth, or Pag-ibig, tapos hindi mo naman pala nire-remit. So, dapat compliant din tayo. So, we're done with the internal and external users. So, I hope na intindihan na natin yung internal at external users. So, let's proceed with primary users and other users. So, sa primary muna tayo. Pag sinabi nating primary users, from the word itself na nga, di ba, primary or pangunahin. They are the parties whom general purpose financial reports are primarily directed. So, yung ginagawa nating accounting information, directly para sa kanila yon. So, itong primary users na to, sila yung mga existing and potential investors and lenders and other creditors. So, bigyan lang nating emphasis yung word na existing and potential investors. Isa lang ba yan? Ang sagot, no. Kasi pag sinabi natin existing, ibig sabihin nag-e-exist na nga. So, ang tinutukoy dyan ay yung owners. Yung potential investors, yan pa lang yung may chance na mag-invest sa business mo or may chance pa lang na maging owners din. So, for now, kung potential pa lang yan, hindi pa sila owners. So, meron din tayong lenders or sila yung nagpapahiram or nagpapautang and other creditors. So, isa-isahin natin sila. So, ang existing and potential investors, they are concerned with the risk inherent in and return provided by their investments. So, of course, kung ikaw ay mag-i-invest sa isang business, so, ang concern mo is yung pera na ni-risk mo mababalik ba sa'yo? Mag-earn ba to ng profit pa? Ibig sabihin, may mapupuntahan ba yung pera mo? So, again, through accounting information, so, malalaman mo kung ang isang business ba ay growing or developing. Kasi kung palugi na yan, of course, baka kailangan mong magdalawang isip kung mag-i-invest ka ba talaga sa business na yan. So, next. Lenders and other creditors. So, they are interested in information which enables them to determine whether their loans, interest thereon, and other amounts owing to them will be paid when due. Concerned sila whether or not yung mga pinahiram ba nila is mababayaran sa kanila. Aside from that, ang concern nila hindi lang basta yung pinautang nila sa'yo. Dapat pati yung interest na nakapaloob dun sa pinautang nila sa'yo is mababayaran din nila. Sabi nga, loans, interest thereon, and other amounts owing to them will be paid when due. So si business ba na to kayang bayaran tong inutang niya with interest? Kung meron man? So, yan yung mga concern nila. So, next is yung mga other users. So, sino ba yung tinutukoy dito? Sila daw yung parties that may find general purpose financial reports useful but the reports are not directed to them primarily. So, kabaligtaran lang ng primary users. So, kung ang primary users directly para sa kanila, ang other users not directly. Pero kailangan nila ng accounting information or financial reports kasi useful to sa kanila. So, sino-sino ba sila? Again, nandyan yung employees. Nandyan din yung customers, government and their agencies, and also yung public. So, ibig sabihin, itong apat na to, kailangan nila ng accounting information kasi useful sa kanila. So, discuss natin sila isa-isa. So, let's start with employees. So again, ang employees, interested sila sa information about stability and profitability of the entity or the business. So again, yung primary concern nila is yung job security. Kasi itong business na ba to na pinasukan ko, stable ba? Kumikita ba? Ibig sabihin, magtatagal ba ako dito? So yan. Also, customers. Diba yung customers, ang concern naman nila is yung continuance ng entity, especially when they have a long-term involvement with or dependent on the entity. So again, di ba, ang focus ng customers is yung continuance nga ng isang business. Kasi nga naman, di ba, baka meron silang long-term na involvement doon sa isang company na yun. Tapos magsasara na pala yung business. So baka kailangan mo nang maghanap ng ibang magsusupply sa'yo. Okay? So next is yung government and their agencies. So again, ito rin yung parang kanina, yung tax authorities and
regulatory authorities. So interested sila in the allocation of resources and therefore the activities of the entity. So ang keyword natin dito, allocation of resources. Kasi nga naman, di ba, dapat dyan sa kinita ng isang business, dapat may portion dyan for taxes na dapat babayaran. So yan yung concern nila. Also yung public. Diba? Yung financial statements may assist the public by providing information about the trend and the range of its activities. So meaning to say, yung general public. So for example, diba, ikaw, gusto mo magtayo ng business, tapos chinek mo yung mga financial statements or financial informations sa food industry, tapos nakita mo, ay, booming pala ngayon yung chicken. So baka makatulong sa akin kung chicken ang itayo kong business. So again, they need accounting information pero hindi primarily directed sa kanila. So balikan natin, for example, ikaw, di ba, nakagraduate ka ngayon. Pumunta ka sa Jollibee Corporation, nag-apply ka. Hindi ka naman pupunta dyan, tapos bigla mong sasabihin sa HR na nag-i-interview sa'yo. Patingin nga po ng financial statement kung stable kayo o profitable yung business nyo. So again, wag mong gagawin yun. Kasi nga, di ba, hindi ka naman primary users. Other users ka lang. Ibig sabihin, useful lang sa'yo yung accounting information pero hindi directly para sa'yo. So wag kang basta-basta pupunta sa isang company tapos bigla kang manghihingi ng financial statements. For example naman, ikaw naman ay si customer, di ba? So bumibili ka ng milk tea doon sa shop na malapit sa inyo. Hindi ka naman pupunta doon tapos sasabihin mo, isa pong Okinawa milk tea. Patingin nga po ng financial statements nyo kung makakabili pa ako dito bukas. So hindi naman ganun, di ba? So other users lang sila. So tandaan, pag primary users, directly para sa kanila. Pag other users naman, ibig sabihin, hindi directly para sa kanila. So again, recap lang. Pag internal at external users, alamin mo kung within the entity lang bang involved o within and outside the entity ang involved. So pag primary and other users, alamin mo para kanino ba directly at para kanino hindi directly. So we're done with the discussion of the users of accounting. So alam na natin yung internal and external users and also yung primary and other users. So now, let's proceed to the branches of accounting. So ano-ano ba yung mga branches of accounting? So we have financial accounting, management or managerial accounting, government accounting, auditing, tax accounting, cost accounting, accounting education, and also accounting research. So discuss natin sila isa-isa. So let's start with financial accounting. So financial accounting is the broadest branch and is focused on the needs of external users. So pag sinabi nating financial accounting, they focus on the needs of external users. So again, dapat alam mo ibig sabihin ng external users. Also, yung financial accounting is primarily concerned with the recognition, measurement, and communication of economic activities. So this information is communicated in a complete set of financial statements. So di ba sinabi nga natin in our previous discussion, na ang output natin sa accounting ay financial statements. So financial accounting ang pinag-uusapan natin doon. Okay? So it is assumed that under this branch, users have one common information need. So sa financial accounting, it confirms with accounting standards developed by standard setting bodies. So pag sinabi nating financial accounting, meron tayong sinusundan na standards. So dapat in compliance tayo sa meron tayong standards na ginagamit dito sa Pilipinas or yung framework na ginagamit natin dito. So again, yung financial statements, review lang ulit. Laman yan, di ba? Sabi, set of financial statements. Kasi may laman yan, which is yung balance sheet or yung statement of financial position. Ano yung mga accounts na makikita mo nga dun? Asset, liabilities, and equity. Sa income statement, nandun naman yung profit or loss. O kaya yung tawag natin sa income statement is yung statement of profit or loss. So yun yung lumang tawag dyan. Meron din tayong statement of
changes in equity. So doon naman natin makikita yung mga pagbabago, yung dagdag, yung bawas sa equity or capital account natin. Which is ano yung nakapagbago? Yung additional investments, drawing, yung income, tsaka expense. Okay. So ano pa? Yung statement of cash flows. So doon mo naman makikita yung inflow at outflow ng cash natin or cash ng business natin. So take note lang guys, although na yung financial accounting generally meets the needs of external users, yung internal users din, ginagamit din yung information na to for decision making needs. So hindi lang siya limited sa external users. For internal and external users din siya. Kaya nga lang, ang focus nito is sa external users. So next, we have managerial accounting or management accounting. So ano ba yan, sir? So yung managerial accounting emphasizes the preparation and analysis of accounting information within the organization. So ito yung kabaligtaran ng financial accounting. So kung financial accounting ang focus mo ay external users, ito naman yung focus mo is yung mga gagamit within the organization. So yung objective ng managerial accounting is to provide ano daw, timely and relevant information for those internal users of accounting information. So yan ang pinaka-objective ng managerial accounting, to provide timely and relevant, sabi timely and relevant na information na magagamit ng internal users or within the organization. So ano ba yung mga example niyan? Limbawa, yung pricing, di ba? So sa managerial accounting papasok yun. Yung pag-set ng price ng isang business. Ano pa? Yung plans to open branches. Or pwede rin yung mga product line natin. Whether or not kailangan pa ba nating i-continue or kailangan na nating i-discontinue ang isang product line. So for example, company mo yung Procter & Gamble. So yung Procter & Gamble, marami siyang product line. So meron siyang mga sabon, meron siyang mga shampoo, and all. So iba-iba. Through managerial accounting, pwede natin makategorize or malist down isa-isang product. Etong product A ba to? Kumikita. Etong product B na to? Kumikita ba? Or etong product C yung kumikita? Or baka kailangan na nating i-discontinue tong product B kasi nagkakalos na tayo. Or for example, yung product A kailangan nating i-strengthen kasi marami siyang benta. Baka kailangan marami tayong i-produce. So yan yung mga decision na makakatulong kapag ginamit natin tong managerial accounting. So sa managerial accounting, it involves financial analysis, budgeting and forecasting, cost analysis, evaluation of business decisions and similar areas. So yung financial analysis magagamit mo, for example, sa expenses. So may list down ka ng mga expenses mo, 'di ba? Yung business mo, meron kang utilities expense, meron kang rent expense, meron kang maintenance expense, meron kang miscellaneous expense. Kung naka-percent yan, makikita mo dyan. For example, 50% pala ng iyong expenses ay galing rent expense. So baka naman meron kang magawa, di ba? Kasi ang laki pala ng expenses mo sa rent. Baka may excess ka dyan na space na pwede mong pa-rent out. O kaya naman, baka dahil nga malaki yung rent expense mo, baka hindi mo naman na ma-maximize lahat yan. Baka pwedeng lumipat kayo. Kung warehouse lang naman yan or office lang naman yan. So yung budgeting naman na yan, normally yan sa mga allocation ng cost mo. Okay? Yung forecasting naman, through accounting, pwede tayong mag-forecast. So for example, sa forecasting, yung rent expense nga natin, this year, nag-increase siya ng 10%. By the next year, nag-increase na naman siya ng 10%. So we can assume, safe to assume, for the next year na baka mag-increase ulit siya ng 10%. So sa cost analysis, ganun din, chine-check natin yung costing. Yung sinet ba nating standard cost, bumabangga ba sa actual cost na na-incur natin? So yung evaluation of business decisions, ganun din. For operations, for example, sa higher accounting, pag-aaralan niyo yung mga make or buy. For example, ikaw ay nagbebenta ng pagkain, di ba? So yung food na in-offer mo, for example, is pizza. Sa make or buy, di ba, mas okay ba na gagawa ka ng dough
or mas okay na bibili ka ng dough? Saan ka ba mas makakamura or saan yung mas beneficial sa business mo? So pag-aaralan niyo yan sa higher accounting. So let's proceed. So next, we have government accounting. So sabi, ang government accounting is the process of recording, analyzing, classifying, summarizing, communicating, and interpreting financial information about the government in aggregate and in detail, reflecting transactions and other economic events involving the receipt, spending, transfer, usability, and disposition of assets and liabilities. So when we say government accounting, ang concern talaga niyan is yung transactions or yung recording ng inflow and outflow ng funds of the government. Kaya nga siya government accounting. So ina-account natin yung mga spending or yung income na lumalabas or pumapasok sa government. So next is auditing. So when we say auditing, there are two types of auditing, which is yung external and internal auditing. So ang external auditing, it refers to the examination of financial statements by an independent CPA with the purpose of expressing an opinion as to the fairness of presentation and compliance with the generally accepted accounting principles. So ang focus natin pagka external auditing is yung expressing or pag-express ng opinion whether or not itong company ba to is nagko-comply siya sa standards na ginagamit natin. So yun ang focus ng external auditing. Additional information lang sa external auditing, sometimes hindi natin kino-cover yung buong 100% ng accounting record. Sometimes gumagamit lang tayo ng sampling. So yun na yung parang nagre-represent ng totality ng isang account or kung ano man yung ino-audit natin. So next is yung internal auditing. So anong meron dyan? Sa internal auditing, it deals with determining the operational efficiency of the company regarding the protection of the company's assets, accuracy and reliability of the accounting data, and adherence to certain management policies. So internal auditing, so ang focus naman natin dyan, operational efficiency of the company. Whether or not kung tama ba yung ginagawa natin, or nag-a-adhere ba tayo sa mga policies na sinet sa isang business natin. Also, sa internal auditing, nagpo-focus to sa evaluation ng adequacy ng company's internal control structure. So dito, pumapasok yung pag-test natin ng segregation of duties. Pag sinabi mo segregation of duties, hindi ba nag-overlap or hindi ba nagkakaroon ng collusion between employees or among employees? So yan yung mga chine-check din natin. Also yung mga policies and procedures. Also yung degrees of authorization. For example, sa mga expenses. Kapag ba may expense tayo na worth 10,000, okay lang ba na si manager na yung mag-decide? O kailangan pang may pirma ni owner? So yan yung mga chine-check din natin dyan. And other controls implemented by the management. So next is tax accounting. So tax accounting helps clients follow rules set by tax authorities. So, itong tax accounting, focus natin dito is yung compliance sa tax authorities. So, it includes yung tax planning and preparation of tax returns. It also involves determination ng income tax and other taxes na liable yung isang business. Also, yung tax advisory services such as paano ba natin mapapaliit or mami-minimize yung mga taxes natin legally. So again, dapat legally ha. So yung taxes natin pwede nating paliitin legally ha. So dapat in compliance pa rin sa ating batas. Kasi meron tayong tinatawag na tax avoidance and tax evasion. Yung tax avoidance, legal yun. Ibig sabihin, ginagawa natin yung best natin para mapaliit yung taxes ng isang business or kumpanya. So pag sinabi mo namang tax evasion, fraudulent na yun. So meaning, hindi ka nagde-declare o kaya naman nagde-declare ka pero mali yung dine-declare mo. For example, kumita ka ng 100,000. It's either hindi mo dine-declare yung 100,000 mo as income kaya wala kang tax
Or kaya naman yung sa 100,000 ang dineclare mo lang 20,000. So tax evasion yun. So again, tax avoidance, legal yun. Tax evasion, illegal yun. So again, sabi nga natin, it involves determination of income tax and other taxes, tax advisory services, kung paano yung pag-minimize ng taxes legally, evaluation of the consequences of decisions and other tax-related matters. So next, we have cost accounting. So itong cost accounting, sometimes considered as a subset of management accounting. So this refers to the recording, presentation, and analysis of manufacturing costs. So sa cost accounting, ina-account natin yung mga cost ng mga product natin o kaya yung mga ginagamit natin sa business. Yung cost accountants natin analyze actual and standard costs to help managers determine future courses of action regarding the company's operation. So through cost accounting din, matutulungan tayo nito sa pag-set ng tamang prices. Kung paano tayo magpa-price sa product natin. So for example, ang binibenta mo ay damit, tapos ginagawa mong bago or dinadagdagan mo ng design or aesthetic, 'di ba? So ano yung cost mo dun? Of course, yung materials na ginamit mo. Ano pa? Pwede din yung labor mo, 'di ba? Direct cost din siya papasok. So yun na ba agad yung cost mo? So for example, yung damit na yun, binili mo 50, tapos binebenta mo ng 100. So yung labor mo, in-account mo, for example, 20 pesos per damit. So 70, yun na ba agad yung cost mo? So hindi pa, kasi baka hindi mo pa na-account yung indirect cost mo. Like for example, gumamit ka ng kuryente kasi ginamit mo yung sewing machine. So dapat i-account mo rin yun. So dapat tama yung costing natin para maset natin yung tamang prices. So next is accounting education. So this branch of accounting deals with developing future accountants by creating relevant accounting curriculum. So kayo as future accountants, tinutulungan ko kayo na magkaroon ng knowledge about this profession. So accounting educators contribute to the development of the profession through their effective teaching, publications of their research, and influencing students to pursue careers in accounting. So yun ang focus ng accounting education, to help students or yung mga interested persons na magkaroon ng knowledge sa profession na meron tayo, which is yung accounting. So lastly, meron naman tayong accounting research. So accounting research focuses on the search for new knowledge on the effects of economic events, on the process of summarizing, analyzing, verifying, and reporting standardized financial information, and on effects of reported information on economic events. So dito, from the word itself, diba, research, ibig sabihin, nagre-research tayo or ini-improve natin yung meron na tayo. Again, of course, sabi nga natin, accounting is a science, but it is not an exact science. Meron tayong principles and standards na ginagamit, pero itong mga standards na to, it changes over time, diba? Kasi pwede yung standards before, hindi na applicable ngayon, or baka dapat meron tayong kailangan improve. For example na lang, yung pagkakaroon natin ng computer, di ba? Nagkakaroon tayo ng accounting systems. So dapat magkaroon din tayo ng accounting research. Paano ba natin i-apply yung profession natin through the use of these technologies? So the accounting research helps standard setting bodies around the world to develop new standards that will address recent issues or trend in global business. So yun nga yung example na lang natin, yung new digital age or yung pag-improve ng ating mga technology. So dapat nagko-cope up din yung profession natin. So now let's proceed with the accountancy profession. So ngayon pag-usapan naman natin yung accountancy profession or yung profession na papasukin nyo in case na magpo-pursue kayo ng accountancy. So at present, meron tayong Republic Act number 9298, which is yung law na nagre-regulate sa practice ng accountancy sa Philippines. So huwag nyo kakalimutan yan. So dapat alam nyo yung law. Ano ba yung nag-govern sa accountancy profession? Which is yung 9298.
This is also known as the Philippine Accountancy Act of 2004. Again, ito nga yung law na nagre-regulate ng practice of accountancy in the Philippines. So dito nga sa Pilipinas, in order to qualify to practice the accountancy profession, a person must finish anong degree? So dapat nakagraduate ka ng Bachelor of Science in Accountancy. And also, dapat nakapasa ka ng examination given by the BOA or yung tinatawag nating CPA board exam. So claim na natin yan. If magpurpose ka ng accountancy, claim na natin na papasa ka sa board exam na to. So again, sino nga yung nagbibigay ng exam? Yung BOA or Board of Accountancy. So sino ba yung Board of Accountancy? So ito yung body authorized by law to promulgate rules and regulations affecting the practice of the accountancy profession in the Philippines. Kumbaga sila yung namamahala or sila yung binigyan ng grant ng law na mag-promulgate ng rules and regulation regarding sa profession na to. So yung Board of Accountancy is responsible for preparing and grading the CPA examination. So dapat alam nyo tuwing kailan yung board exam. So first question, ilang beses ba in-offer ang board exam sa isang taon? Kada year? Ang sagot, dalawa. So CPA licensure examination is offered twice a year. Ang next question naman, kailan? So in-offer to ng May and October sa authorized testing centers around the country. So tandaan, May and October. So hindi to absolutely true. Gaya ngayon, 'di ba? Because of this pandemic, na-stop muna yung pagbibigay nila ng CPA examination. So itong mga CPAs generally practice their profession in these three main areas. So ano-ano ba yung areas ng accountancy or ng accounting? So discuss natin tong three areas ng pagpractice ng ating profession. So public accounting, the field of public accounting is composed of individual practitioners, small accounting firms, and large multinational organizations that render independent and expert financial services to the public. Kaya nga public accounting eh. So of course, nagbibigay tayo ng financial information to the public. So yung public accountants usually offer three kinds of services. So namely, yung auditing, taxation, and management advisory services. So example ng public accounting, meron tayong tinatawag na Big Four. So after mo makagraduate at makapasa sa board exam, so pwede mong i-practice yung profession mo sa public accounting. So dito sa Philippines, meron tayong tinatawag na Big Four na auditing firm. So isa dito, number one, is yung SGV & Company. Mas kilala sila as Ernst & Young sa ibang bansa. Pero sa Philippines, SGV yun. Number 2, yung Navarro Amper & Company. So yun naman yung partner ng Deloitte. Pangatlo, yung Isla Lipana & Company, which is yung partner naman niya is PwC. And of course, yung RG Manabat & Company or yung KPMG. So ikaw, if after mo makagraduate, after mo makapasa ng board exam, pwede kang kumuha ng experience sa Big Four na auditing firm na to. Kasi for sure, marami kang matututunan at mag-grow ka talaga sa profession na accountancy. Like in my case, ako, nag-work ako sa Sisip Gores Velayo & Company or yung SGV. So kayo, I encourage na pumasok kayo sa public accounting kasi marami talaga kayong matututunan dito. So next, yung taxation. So sa taxation, alam naman natin na yung services na pinoprovide yan is yung preparation ng income tax return and determining the tax consequences of certain proposed business endeavors. So ang focus natin dyan, yun tax. So of course, para makapag-provide ka ng service na to effectively at efficiently, so dapat highly familiar ka with the tax laws and regulations. At dapat din updated ka sa mga changes in tax law and court cases concerning sa interpretation ng taxation law. So gaya ngayon, di ba? Nag-update tayo ng tax laws.
So merong mga amendments or changes sa ating batas regarding tax. So ano nga ba yung tawag dun sa law na yun? Anyone? So narinig mo na ba yung train law? So yung train law, yun yung tax reform for acceleration and inclusion or otherwise known as RA10963. So itong train law na to, nagkakaroon dito ng amendments or changes sa tax schedules kasi yung mga rates na meron tayo ngayon is hindi na up to date. For example, may mga fines before na napakaliit na kumpara ngayon. Kumbaga pagka nilabag mo to, ganito lang yung fine. So hindi siya updated. So ngayon kailangan natin i-update. Ganun din yung mga rates. Bukod doon, nagkaroon din tayo ng mga bagong taxes. For example, yung mga sweetened beverages, 'di ba? Mas tumaas na nga yung presyo ng mga soft drinks kasi tumaas yung tax natin ngayon, pati yung mga non-essential services. Nagkaroon din tayo ng additional taxes. So, ang goal ng train law is to simplify and update yung meron na tayong tax before. So, next is yung management advisory service. So, from the word itself, di ba? Advisory. So, meaning, nagbibigay tayo ng advice sa management para makatulong sa operations nila, para maging effective and efficient yung operations nila. So, dito wala siyang precise coverage. So, maraming pumapasok na services dito like advice sa computer system, sa quality control, sa mga installation and modification ng accounting system, budgeting, design, or advices sa mga mergers or consolidations. Basta anything na makakapag-improve or makakatulong sa operations ng business. So papasok yan dito. So now discuss naman natin yung private accounting. So sabi, many certified public accountants are employed in business entities in various capacity as accounting staff, chief accountant, internal auditor, and controller. Usually kasi, pag sinabing private accounting, meaning yung isang CPA, pumasok siya sa isang private company. Nagbibigay tayo ng accounting service sa kanila. So for example, yan nga, pwede kang maging accounting staff, internal auditor, or controller. So sa private accounting, it includes maintaining the records, producing the financial reports, and preparing budgets and controlling and allocation ng resources ng entity. So additional info lang. The highest accounting officer in an entity is known as the controller. So the major objective of a private accountant is to assist the management in planning and controlling the entity's operation. Again, pag sinabi mong private accountant, tumutulong siya para mag-improve yung operation natin. So yung private accounting, it includes maintaining the records, producing the financial reports, preparing the budgets, and controlling and allocating yung resources na meron ang isang entity or business. Lastly, we have government accounting. From the word itself, government. So, concern natin dito is yung government. So, it encompasses the process of analyzing, classifying, summarizing, and communicating all transactions involving the receipt and disposition of government funds and property and interpreting the results thereof. So parang definition lang ng accounting, pero ito specific. Sinabi dyan receipt and disposition of government funds and property. So hindi siya limited sa funds lang kasi nga may mga property din ang government. So ina-account natin lahat yan. So the focus of government accounting is the custody and administration of public funds. So meaning sa Tagalog, ina-account natin, inaalam natin kung paano pumasok at saan napunta yung pera ng gobyerno. So yung mga CPAs na employed sa government accounting, usually sila yung nasa BIR or Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit or COA, Department of Budget and Management or yung DBM, Securities and Exchange Commission, Bangko Sentral ng Pilipinas. So yan yung mga example. Again, sabi nga natin, kapag ikaw ay CPA, marami kang pwedeng pasukan. So pwede ka sa public, gaya ng mga auditing firms, pwede ka sa private,
sa mga kumpanya kasi ang mga private companies na yun, nagre-require yan ng CPA o ng accountant. Of course, lahat ng business, kailangan i-account yung finances nila. So, kailangan talaga ng CPA. So, yun, para hindi kayo malito, government accounting related sa government, private related sa private entities, public naman, nagbibigay ng service for public. So now, let's discuss yung comparison naman ng mga terminologies na ginagamit natin sa accounting. Para at least magkaroon ka ng idea ano bang difference nitong word na to dito sa word na to. Or same lang ba sila? So first question, accounting and auditing are just the same. So recitation, true or false? Absolutely true or false? The answer is false. So gawa tayo ng comparison yan. In broad sense, accounting embraces auditing. Sabi nga natin kanina, di ba? Auditing is one of the areas of accounting specialization. Pero in a limited sense, accounting ceases when the financial statements are already prepared. So yung accounting kasi, constructive in nature siya. So on the other hand, yung auditing naman, analytical siya. So, the work of the auditor begins when the work of the accountant ends. So, ano ba sa Tagalog yung comparison na yan? So, ibig sabihin, yung accounting daw, natatapos kapag nagawa na yung financial statements. Si auditor naman, nag-audit siya kapag ka natapos na si accountant sa paggawa ng financial statements. Kumbaga, sa madaling sabi, accounting para yung nagtitake ka ng exam. So, accounting, di ba, gumagawa ka ng sagot mo. So, after mo gawin yung sagot mo, si auditor, siya naman yung mag-check ng sagot mo kung tama ba yung ginawa mo. So, ganun din dito, ganun lang yung analogy dyan. Sinasabi na yung accounting, natatapos siya kapag tapos ka na mag-exam. Yung auditor or yung checker, nag-start lang yung work niya kapag ka tapos mo na nga yung exam. So again, hindi ka naman pwede mag-check kung hindi ka pa nagsasagot ng exam. Kaya kung ang tanong, which comes first, dapat ang sagot mo ay accounting. Kasi nga, di ba, wala ka naman che-checkan kung hindi ka pa nag-e-exam, kung hindi ka pa nagsasagot. So ganun din dito, gamitin mo lang yung logic. So next question, accounting and bookkeeping are just the same. True or false? Is it absolutely true or false? So, the correct answer is false. False ulit. So, bakit false, sir? Gawa ulit tayo ng comparison. So, yung bookkeeping kasi, procedural siya. While yung accounting naman, conceptual. Pag sinabi nating bookkeeping kasi, it is largely concerned with development and maintenance of accounting records. Kumbaga, limited lang dun. Compared to accounting, di ba, mas broad siya. So, ibig sabihin, yung bookkeeping, paulit-ulit lang. Kumbaga, procedural nga eh. So, ginagawa mo siya ng paulit-ulit. Yung accounting naman, conceptual. Meaning, nag-iisip ka, nag-a-analyze ka kung paano ba gagawin. So, yung bookkeeping, concerned siya sa how, paano mo ba ginawa. Yung accounting naman, concerned siya, bakit ganyan ang ginawa mo. Okay, kita niyo yung difference. So, recitation ulit. Accounting and accountancy are just the same. Is it absolutely true or false? So the correct answer is false. Okay? So broadly speaking, kapag sinabi nating accounting tsaka accountancy, they both refer to the entire field of accounting theory and practice. So pareho lang sila. Kumbaga synonymous lang sila. Yung dalawang terms na yan. Pero technically speaking, kapag sinabi nating accountancy, it refers to the profession of accounting practice. Yung profession ang pinag-uusapan. While pag sinabi nating accounting, ito yung used in reference only to a particular field of accountancy. Gaya nga nung inaral natin kanina yung mga areas like public accounting, private accounting, and government accounting. So kung ang profession ang pinag-uusapan, accountancy dapat yung term na ginagamit. Kapag naman particular field, gamitin mo accounting. So last question, financial accounting and managerial accounting are just the same.
Is it absolutely true or false? The correct answer is false. So ano ulit yung difference niyan, sir? So gawa natin ng comparison. Pag sinabi mong financial accounting, it focuses on general purpose reports known as financial statements that is intended for internal and external users. Diba nga diniscuss natin kanina, financial accounting focuses dun sa mga external users. Pero again, hindi siya limited sa external users kasi even internal users gumagamit ng financial accounting. Pag sinabi mo namang managerial accounting, ito naman yung accumulation and preparation of financial reports for internal users only. Okay, so yun yung difference. Pag financial accounting, internal and external users, pero yung focus ay external. Pag managerial accounting, for internal users only. Kung paano ma-improve ang efficiency at effectiveness ng operations. So in other words, managerial accounting is the area of accounting that emphasizes developing accounting information for use within an entity. So that's it for today. So that's the end of my presentation, which is yung part 2 nga ng Introduction to Accounting. So if you haven't watched yung part 1 or yung first part, again, nakalink siya sa description box below, balikan mo kasi mahalaga din yun yung definition of accounting nandun. So I hope na natuto ka for this lesson at I hope na may apply mo to sa iyong klase. So if you like this video, make sure naman na i-like mo tong tutorial na to. And also, pwede mo ring i-share sa mga kaibigan mo. So I will also post more accounting tutorials, so stay tuned ka lang sa aking YouTube channel. So if you have video suggestions or you want to spread positive vibes, feel free to comment down below. Also, ito ang aking mga social media accounts. So ito yung YouTube ko, Sir NJ TV. Meron din po akong Facebook page, Sir NJ TV. Twitter account, Sir NJ TV. And of course, yung Instagram account ko, Sir NJ TV. So again, itong discussion ko today, medyo mahaba. I hope na nasundan mo kasi diniscuss ko in detail. So gagawa din ako ng separate videos for each topic. Yung mas maiikli lang. Para if yun lang yung gusto mong aralin, mas madali mong mabalikan. So again, that's it for today. Tara, kape na tayo!